Ate, ikaw yung naglagay nun? Ikaw yung dahilan kaya ako nakulong? Ma. Oo. Paano kung nagkatuluyan si Ward at Sofia? E di magiging balae mo na si Vivian. Ate! Well, wala naman akong magagawa kung hindi tanggapin. Handa akong magsakripisyo para sa kaligayahan ninyong mga anak ko. Si nanay, masyadong seryoso. Kung man nanay na naman, di ba sabi ko, mama, mama ang itawag mo sa akin, nakakaya kaya sa tutubi. Pero anak, inadlangan ko na kasi ang atin mo at si Abdul. Di ko na ulit gagawin yun. Dami yung Vivian. Pag may nangyari sa amin, hinding-hindi kita mapapatawad. Ate, tinatanong kita! Francis. Francis, patawarin mo ko. Hindi ko na rin kasi alam ko anong gagawin ko nung gabi yun. Tinatakot ko ni Basil na inalabas yung video ko pag hindi ko ginawa yung gusto niya. Kaya kahit mapahamak ako, ginamit mo yung morphine ko. Francis, hindi ko alam na ganun yung mangyayari. Akala ko si George yung mapapahamak. Akala ko siya yung makukulong. Akala ko siya yung mapagpipintangan. I'm sorry. Francis, I'm sorry. Francis, I'm sorry. Pray hard na maging ligtas sa kapo ko. Dahil kukunin ko sa iyo si Sofia at hinding-hindi mo na siya makikita kahit kailan. Ha? Tama na po yan. I'm sorry, George. Hindi ko alam na ipinagkakalat pala ni Vivian ang pagbubuntis mo. There's nothing we can do about it anymore. Pero don't worry po, mag-iingat ako. Magpasalamat siya at wala siya dito. Pero hindi. Baka nasakal ko na siya. Lalo na ngayon na gusto kong pumatay ng tao. Bakit ko, Sir Galvan? Galing sa laptop ni Basil ang video ng pagtulak kay Paco at si Sam. Sinabi niya kay Sergeant Royales na blackmail siya ni Basil. Ano po? Oo. Dinamay niya pa si Basil. Hayop na babae niyo. Sisiraan niya pa yung asawa ko? Ate, saan ka pupunta? Kay Samantha Castillo Palacios. Magtutuos kami ng babaeng yun. Ano ba kung anong impyerno yung dinanos ko dun sa kulungan, ha? Gabi-gabi akong binubugbog ng mga kriminal dun. Pinagtripan ako, pinaglaruan ako. Anak, ba't ganyan ang itsura mo? Ano nangyari sa'yo? Ano ginawa niyo sa kapatid ko? Nadami po siya sa riot, ma'am. Ano, wala kayong ginawa? Sabihan niyo yung kapatid niyo na huwag na siya makasali sa gulo. Pero wala akong magawa. Wala akong magawa kasi wala akong laban sa kanila. Gusto ko nang sumuko eh. Pero sabi mo, huwag. Nangako ka sa akin na ilalabas mo ako. At naniwala naman ako. Francis, di ba pinangako ko ni Mansilio, tutulungan kita. Ilalabas kita dito. Tiniis ko lahat ng hirap. Tiniis ko yung impyerno. Dahil umasa ako sa pangako mo na ilalabas mo ko. Ginawa mo naman. Ginawa mo. Pero dapat lang pala. Dapat lang! Francis! Kasi ikaw yung nagdala sa akin sa impyerno yun. Francis! Francis!
George! George! Calm down. No, Pa! Hindi ko po ito pwedeng palampasin. Kailangan niya magbayad for smearing Basil's name. I know. Lahat tayo galit. Pero walang magagawa yung pagsugod mo. No, Pa. Kailangan ko ilabas to. Ate! Anak, please. Pwede isipin mo na lang si baby. Please, anak. Okay. Sige na, hindi ko na siya susugurin. Pero kailangan ko pa rin ilabas to. I want air. Kailangan ko ng hangin, kailangan ko huminga, kailangan ko lumabas. All right. Let's go. Ipagda-drive kita. No, Pa. Kailangan niyo na pong magpahinga. No. I won't risk it. Kung lalabas kang mag-isa dito, pasasamahan kita kay Cairo para safe ka. Yes, oo, ako na lang mag-isa. And I'll be careful, I promise. Yes. Ikaw din. Ingat. Pulatan si Tita Aurora. Siya si Tita Hilary. It's weird. Cairo, ibigay mo sa akin yung susi at bumalik ka na sa loob. Po? I just want to be alone. Please. Pero ma'am... Hindi malalaman ni Papa. Akong bahala sa'yo. Sagot kita. Thank you.